Koreano, pinulit ang watawat ng Pilipinas. Ang nakakakilabot na kwento ni Isabella Guzman. Kumusta yung mga kahalsor? Ako nga pala si Mo, ang Frappuccino, para magiging legit fake news sa Pilipinas. Biglang dare-darecho balita ang hinahalati ngayon. Simulan na natin kami. Kamakailamay ang kumakalat na video ng isang Koreano na nilalait ang bansang Pilipinas na ating pinakamamahal. Panoorin na kasi, Hi Philippines, I'm a Korean. Hi Philippines, I'm ganda Korean. Ganda na pagkakadraw, ano mo dyan ah, kulay mo dyan. Ay mo hawakan sarili mong laway ha, nandidiri ka. Galit na galit ka, kuya. Wala bang printer dyan? Kami na magbabayad. Hindi ka na mahirapang magkulay. Oh, kaya mo yan. Oh, bojo. Ah! Puta hamnida! Huwag kang ganyan. Ah! Magic! Pucha, mahikero pala tong Koreanong to eh. May David Blaine pala ang Korea po. Tsaka binatulan niya sa camera na buo na ulit. Magaling ka mag-magic. Di ka, parang di naman siya galit eh. Parang naalala ko dito yung mga gusto magpapansin sa shock value eh. Kasi marami ko nakikita sa comments nito na itong Republic Act, Flag and Heraldic Order of the Philippines, ang alam ko, gumagana lang yan pag tunay na watawat. Kahit sino pwede mag-drawing. Okay, nag-drawing ako ng watawat ng Pilipinas sa CR. As nakita ko ng isang tao, dinudra ako, iniihiang ko yun. Hindi yun watawat ng Pilipinas. Simbolo yun ng watawat ng Pilipinas, pero hindi yun watawat ng Pilipinas. Hindi yun ang paglakita mo, tapos may tumutugtog na Philippine anthem, eh, pag gaganong ka, diba, kakantayin mo atin pambansang himig. Hindi ganun. Hindi yung literal flag o watawat ng Pilipinas. Kaya hindi nyo magagamit sa kanya ito. Hindi ko dinedepensa yung ginawa niya. Pero bigyan natin ng onting kokote ang ating pagkainis sa isang tao. Siyempre, may mga kakupalan siya nagawa. Baka may embassy na pwedeng umaksyon dyan o bigyan siya ng persona non grata. Pero sigurado mo, hindi naman siya pupunta dito unang-una. English si Mo, sabayan ko! Good time-ida. At ito ay nakakonect pa rin doon sa ating dating issue kay Bella Porsche, yung Filipina TikToker, aspiring lawyers dyan, kung tama yung pagkakaintindi ko. Yun lang yung una kong intindi doon sa heraldic code of the Philippines na dapat literal na watawat. Pero pwede rin ako magkamali, pwede rin ako makancel, pwede rin ako mapunit ng Twitter, diba? Handa na ang puwet ko sa supremo ng Twitter. Handaan nyo mga Pilipino, pinaaking pinakamamahal. Huwag kayong magpapaudyok. Huwag nyo hayaan na magkaalab lang ang inyong pagmamahal sa Pilipinas pag kayo ay nanlalait o nilalait ng iba. Dapat ito ay isang araw-araw, kahit nagkakamot ka lang ng itlog, gumising ka, humikab ka lang, tuloy-tuloy na apoy. Hindi lang dahil nilait ka, hindi lang dahil nanlalait ka ng ibang lahi, ay saka lang lalabas iyong pagmamahal sa Pilipinas o pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ito dapat ay naibibigay mo rin sa mga simpleng galaw, simpleng pagtulong, at simpleng pagiging tao dito sa Pilipinas. Puchangina! Yun ang hindi mo mapupunit kung sino ka man. Hindi mo mapupunit ang ganong klaseng prinsipyo. Huwag kayo pa daos-daos sa internet, lalo na sa internet, maraming nagpapapansin dyan. Ipagpatuloy natin. Diba? Tulad dito, isa niyang Hi, video. Hi, Philippine and Bella Pochi. Diba? Galit siya kay Bella Pochi. Diba? Masarap yun na kinakain sa sari-sari sa... Yung ginagaya niya. O ginagamit mo din yun! So dapat ka rin ba i-cancel? Diba? Kailangan mo ng konteksto. Hindi porket pinakita yun ay yun na yun. Tinignan ko tong video, ano niya, mga videos niya. At gumawa siya ng... Hindi ko alam kung sa kanya talaga to. Pero yung mga video niya ay maangas eh. Nag-aangas-angasan siya. At para siyang pag-gangster style. Ginawa itong YouTube channel na to 2 weeks ago. Hindi ko ngayon alam kung siya talaga may-ari nito o nire-re-upload lang ito ng ibang tao na nagngangalan Jitler. Ang location ay United States. Oh, alam ko may conspiracy confirmed. Anak to. Bakit siya may 4 million views? Hindi naman umaapot na 4 million views to. Oh, Nahakto! Nahaktong ano na to, ito account na to, tapos pinalitan at nag-re-upload ng bago.
Okay. Well, sa inyo, huwag nyo nang sakyan. Ayaan mo na lang, mamamatay rin naman yan. Yung issue na yan na pikon lang ang talo dito. Kaya tawaran nyo na lang siya at gawin. Yan ang tunay na malakas. Pag yan nabuksan mo, galit na galit na Koreano, believe na ako sa'yo. So, no? Ang hirap niyan. Hindi kasi ganyan pagbukas. Tanggalin mo yung tape, gumamit kang gunting. Huwag mo nang kamayin, huwag mo nang subukan. Maraming salamat, Ray Connell. Galing kay Patrick. Ang tunay na malakas. Hindi mapupunit ang sedula at prinsipyo ng mga Pilipino sa mga ganong maliliit. Walang kakwenta-kwentang pagpunit ng papel na may mga kulay. The freedom of expression yung gawin yun. May kapatid pala si Marlo na Korean. Mas gwapo pa rin si Marlo dyan. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kimchi! Galing kay Luvin, this is the report of our group 1. Opta, ayaw mo napakita isa pa, yan ang panlalaban natin sa suntukan. Po siya, labanan mo ayan, yung ating taga-atenistang yan. Park Hyungso sa sasyo eh. Sunod! Huwag mo punitin ang utak niya, wala yan laman. Hi Korea, I'm a Filipino. Maraming salamat, Ellie. Diba, kita mo, tita mo yung ginawa niya. Hindi niya pinunit yung watawat ng Koreano. Diba? Kasi pupunta ka lang sa level niya. Pupunta ka lang sa level ng ganong klaseng tao. Ito natin yung mismong tao na lang yung kinag-tripan. Maraming salamat. Mabuhay ka, Ellie. Mabuhay ang Katipunan. Mabuhay ang Pilipinas. Huwag lang yung mga kupal at mga bobong Pilipino. Yaw sila. Puta hamnida! Galing sa Hello Cringe Department. Lahat yung may kamay. Lahat ng poster making contest, meron yan. Sunod, galing kay Roy B. Ibabalik ba to? Sabi ko na, babe. Napabati na kami ng Koreano. Pucha, alam na niya ang ganyang ginawang pagkakamali. Tama, ibalik mo yan. Ibalik mo yan para ibabalik ng China ang aming manumain. Enjoy lang natin mga issue nito. Gatasin lang. Inumin lang natin parang soju. Pag binigay mo kasi yung galit sa kanila, lalo lang ito gagawin ng mga ganyan tao. Yan ang di naiintindihan ng mga Pilipinong sanay sa mga laitan sa internet. Maraming salamat. Akin yung matawa. Yan, binalik ni laway niya. Sayang, kempre. Mabuhay ka, kuya! Mabuhay ang Korea! Mabuhay ang Katipunan! Galing kay Bovic. Diba, hindi lang siya Koreano lahat. Eh, binabalik na ang ating mga watawat. Kasi sabi ko sa hindi ang watawat. Yan ay drawing lang ang ating watawat. Maraming salamat! Parking space number 2! O, hinalikan lang niya. Wala akong nakitang laway doon. Maraming salamat! Yung mukha niya parang galit. O, sakto yung opacity nito po. Tsaka kahit siya mismo nakaganon para sa bansang Pilipinas, ganyan niya ka ba? Hey! Alam mo niya rin eh. Nakagali ko lang sa labas eh. Pagbigyan niya na ako. Wala lang ako ma-enjoy ko sa sumaya. Hey! Kaya po, tsaka wala na tayo. Bati na tayo, Jitler. Wala na tayong away. Yan ang gusto ko. Huwag mong pupunitin yan. Pupunitin ko ang puwet mo. Sunod na balita. Balita. Ito naman ay isang nakakakilabot na istorya ni Isabella Guzman na 7 taon ng kaso noon pa. At dahil internet dati dito ay kasing bagal na mga kukote ng ating mga ibang kababayan, ay ngayon lang ito dumating. So, ang bigyan ko yung onting konteksto, ang pangalan Isabella Guzman ay nag-viral kamakailan sa TikTok. Dahil ginawan siya nung kanta na Sweet But Psycho, kung saan, ito, para ipa-play ko, agad ako yung nagsasalita, na pumapasok sa isang parang judge hearing ng kanya magiging sentensya sa kanya nagawa. At ang kanyang nagawa ay ang pagpatay sa kanyang nanay, kung saan 79 times siya sinaksak sa mga kadahilan ng hindi lang sila nagkaintindihan. So yun yung initial na espekulasyon at iniimbestigahan na yung kanyang kaso na napag-alaman na siya ay may merong mental disorder na matatawag nating paranoid schizophrenia. Nakikita niya na para daw isang masamang espiritu ang kanyang nanay at kailangan niyang puksain. Alam naman natin hindi yung totoo, kung hindi, nandun sana si Tito Ed at kasama ang KMJS. Pero one ngayon ito, nag-viral yung kanyang pagngiti sa camera na sinatawag na maganda daw siya. Ito na naman tayo, beauty lies of the beholder. Hindi naman siya maganda. Ang iniisip ko dito, tigang lang yung mga tao ngayon sa kanilang mga bahay ngayon. Quarantine. Para maging edgy sila. Gusto nila mga yandere. Mga yandere na waifu. But mama, I'm in love with a criminal.
Puro kayo ganyan, wala naman yung pambayad para i-bail yan. Leche, mga mahihirap kayong palamunin. Tigilan nyo ako. Diba sabi nga nila, huwag mo ipasok ang edits mo sa kabaliwan. Cute lang yan ngayon, pero kala nyo ay si puputuli niya ng edits nyo at papakain na sa iyo. So, ayun, ang isa sa mga simptomas ng schizophrenia, yung nakikipag-usap sa sarili, tumatawa mag-isa, may mga ibang nakakausap, at basta distorted ang iyong realidad. Diba, iba yung nakikita mo sa nakikita ng iba. Natawa lang ako dito sa isang video ni Kaalaman tungkol dito. Anyways. Gusto ko yung green screen na to, yung white smoke. Nako! Huwag mong gawin nakakatakot yan! Sito Kaalaman, hindi dapat tayo nagbibigay ng dilim. Hindi liwanag dapat sa ating mga manonood. Baka maging Kaalaman the third ka, Tito Claro. Hindi natin kailangan gawin nakakatakot lahat. Ang ganyan mga tao ay naiba lang ng landas o maaaring minalas lang sa buhay, pinanganak na meron siyang mga chemical imbalances sa kanyang katawan o mga social circumstances sa buhay kung saan siya ay lalaking ganyan. Na maaaring na kung ikaw mismo ay pinanganak sa kanyang kalagayan, sa kanyang disposisyon, ay maaaring maging ganyan ka lang. Hindi dahil nasapian ka. Huwag niyong gawing espiritu na naman, okay? Iako natin sa sarili natin na ating mga pagkakamali at pagkakamali na iba. Huwag niyong gawing excuse na nasapian siya o may mga espiritu mga ganyan. Ito, sa isang Isabella Guzman fans group. Tuyo-tuyo na ba talaga kayo? Baka nakakalimutan niyo na pinatay niya yung nanay niya. 79 times siya sinaksak yung kanyang nanay, ha? Inuulit ko lang. Doon natatapos natin mga balita kaya nakiligo. Saan na nagustuhan nyo? Napunit ang watawat. May napunit na nanay. Dark humor na joke. Oh, baka ma-cancel din tayo. Pero diba, sinasabi ko sa inyo, huwag nating i-romanticize. Gawin dekorasyon yung mga ganitong klaseng tao. Diba, tandaan nyo, siya ay kriminal pa rin. Siya ay pumatay ng tao. Ilan sa mga manonood ngayon ang pumatay na ng tao? Diba, isipin mo na lang gano'ng kalaking jump yon sa iyong pagkatao. So, kung naiintindihan nyo yon, hindi ko na kailangan punitin ang inyong mga kukote. Huwag nyo kalimutan like, share sa inyong mga punit ng mga friends. Huwag nyo kalimutan sa siya. Mocha Frappuccino.